para na rin silang executive, hindi lang legislative function, kundi pati na rin yung direct ng pagtulong sa mga tao. So, interesting na makakwentuhan nga itong dati nating kabaro. Mahilig tong makilaban. Kaya yung unang laban niya sa Kongreso, third-termer din yung tinalo niya. Ito mga kalaban niya ngayon, third-termer din. So, we don't know. Let's mabigat, mabigat. Oo, let's see and hear kung ano rin ba ang mga plano niya. Kung sakaling palarin siya na maging susunod na gobernador ng Laguna. Yes. The run-up to the 2022 elections, we go local. We look into the politics in your province, city, and barangay, and talk to the leaders who have a direct hand in shaping your lives. I'm Jay Taruc. And I'm Cheryl Cosim. As they say, all politics is local. Marisol Aragones Sampelo, or Sol Aragones, worked as a broadcast journalist for 14 years before venturing into politics in 2013. She joined the United Nationalist Alliance of then-President Joseph Estrada and Vice-President Jejomar Binay, ran for Congress in her home province of Laguna, and won. Now that her three terms are up, Sol is going local. She is vying to be the next governor of Laguna, with the son of erstwhile Laguna Governor E.R. Ejercito, Jericho, as a running mate. But just like her campaign in 2013, this one will also be a challenge, as she will be up against the incumbent governor of Laguna, Ramil Hernandez. Does she stand a chance? Tonight, we welcome Laguna 3rd District Representative and gubernatorial aspirant, Kong Sol Aragones. Welcome to the show. Welcome. Magandang hapon, magandang gabi sa iyo, Jay. Magandang gabi sa iyo, Cheryl. Okay. Kapita-pitagan ang ating naging kabaro, ha? Partner Cheryl. Medyo kasi, medyo siguro slighter tayo ngayon at makikita ng mga manonood natin yung connection nating tatlo. Dahil dati naman siyang Jorno, na mga dating kasama natin siya sa pamamahayag. Kayo ni Kong Sol, talagang matagal kayo nagsama, di ba? Oo nga, si Cheryl kasama ko sa morning show. Tapos ikaw naman, Jay, ikaw yung mga idolo natin dyan pagdating sa field, di ba? Sa pagiging reporter. Docu, galing yan. Jay, napapaghalata yung edad natin. bago mapunta kung saan-saan ito, Consol and partner Cheryl, tanungin muna natin ang bisita natin, bakit gubernatorial post position ang iyong pupuntahan? Ayaw ba mag-senador? Jay, kasi Cheryl, last term ko na ngayon bilang congressman. Nagpasalamat ako, at least natapos itong termino ko o matatapos na. At gusto ko pang ituloy yung pag-seservisyo, yung tagline namin na Alagang Sol, sa mas malaki na ngayon dun sa buong lalawigan ng Laguna. Kaya ito yung napili kong gawin. Pero hindi magiging madali. Masasabi natin, Consol, na hindi magiging madali ang iyong laban. Parang parang bumalik tayo doon sa una mong pagtakbo. Dahil naalala ko, nung una kang tumakbo bilang congresswoman, ay ang kinalaban mo ay third-termer, incumbent na third-termer during that time. At kung di ako nagkakamali, ganun din itong makakalaban mo panghuling term niya na as governor. Tama ka, Cheryl. Hindi madali yung laban ko. Mahirap ang labang ito. Tama ka, parang bumalik ako dun sa kwento ng 2013 na ang nakalaban ko ay going third term. So, ginagawa ko lang ulit din ngayon yung tulad ng ginawa ko noon, isang positibong kampanya. Inilalatag ko yung plataforma, dinadaan sa SIPAG dahil konti lang yung resources na meron ako. Pero marami naman, sa awa ng Diyos, ang volunteers na sumasama sa akin. Basta tuloy lang ang pagpapakilala, tuloy lang ang pagpapakita kung ano ang kahit papakilala
ano yung nagawa namin sa 3rd District na gusto ko rin gawin sa buong lalawigan ng Laguna. Eh kung may mga nagtatanong nga, total matatapos rin lang yung kanyang term sa Kongreso, ayaw niya bang bumalik sa pag-TV host o pag-TV anchor man lang? Kasi yung mga fans mo nagtatanong, syempre, namimiss ka na siguro. Ito ba yung naging plano mo, bumalik sa journalism? Or gusto mo talagang i-pursue na ng tuloy-tuloy itong politika? Minsan naisip ko din yan, Jay, ha? Minsan naisip ko pag nakikita ko kayo na parang naaalala ko yung dati. Ano? Minsan naiisip ko rin yan, lalo pag may bagyo na naaalala kong kailangan kong gumising ng madaling araw. Yung adrenaline rush ba? Talagang minsan namimiss ko din yon. Pero kahit pa paano yung 9 years, marami na rin kahit pa paanong nasimulan. Nakapagpatayo ng dialysis center sa 3rd District ng Laguna. At marami kami naging project doon. Sabi ko, maraming tumatawag sa atin at sinasabi nila na, Sol, baka naman pwede nating i-extend yan ang ginagawa mo sa 3rd District sa buong lalawigan ng Laguna. So ako naman, sabi ko, susubukan ko. Wala namang masamang sumubok kapag ito talaga ang kapalaran ko, mangyayari. Basta gagawin ko lang yung best ko. At tulad ng sinabi ko kanina, you are running against Governor Ramil Hernandez, ano, who is expected to seek a third and final term nga dyan sa Laguna. But what advantage do you have against a re-electionist? Ang napansin ko siguro yung marunong akong makinig. Siguro rin ito yung natutunan ko sa pagiging journalist, hindi ba, Jay at Cheryl. Kailangan nating makinig sa ini-interview natin para makita natin yung puso at anggulo ng kwento bago natin isulat at bago natin ibalita. Wala rin itong pinagkaiba sa ginawa ko noong 9 years at bala ko rin gawin kapag nanalo kong governor. Importanteng pakinggan mo yung tao, ano ba ang kailangan ninyo, saan ba ako pwedeng tumulong, saan ba may kulang, saan ba kailangang dagdagan, paano ba tayo pwedeng magtulungan. Yun ang ginagawa ko, yung konsultasyon palagi sa mga tao, kasi naniniwala ako na ang leader ay hindi lamang niya pinamumunuan ng isang distrito o ang isang lalawigan na sa sarili niyang pananaw o pananaw ng kakaunti lamang, kundi ito ay dapat ay may representasyon ang bawat sektor na bubuo ng isang polisiya o programa na makakabuti talaga, yung fit talaga do sa pangangailangan ng bawat sektor na yon. Nabanggit mo yung pagkukulang, Kong, ano? Kung tatanungin ka namin, ano yung mga na-identify mo na mga pagkukulang ng current administration dito sa Laguna? At malamang dyan ka magfo-focus. So tatanungin na rin namin kung ano yung pagtutuunan mo ng pansin. Jay, siguro mas gusto kong tingnan yung ano ba yung gusto kong pagtuunan ng pansin. Alam mo, 7 years tayo na health reporter noon, no? So nakita ko na lahat ng horror stories sa kwento pagdating sa kalusugan. At nag-interview rin ako bago ako nagpa siya na tumakbong governor. Ang pangunahing pangailangan sa Laguna ay magkaroon ng isang tertiary hospital. Isang hospital na kumpleto sa kagamitan, may dialysis center, may CT scan, may MRI, mas pinadami na ICU, kompleto ang gamot. Yan yung kailangan ng mga kababayan namin para hindi na kami kailangan pang pumunta sa Batangas Regional Hospital o kaya luluwas ng Maynila para dun sa mga pangangailangang medikal. Ito yung gustong-gusto ng mga kababayan. Nung umikot nga ako at inalam ko ang pangunahin talagang gusto nila, ito yung number one talaga. Isang ospital na kompleto sa kagamitan. And that's surprising to know na napakalaki ng Laguna at kung di tayo nagkakamali, mahigit nasa 2 million yung voting population ng Laguna at wala kayong ganitong klaseng ospital na I'm sure mas naramdaman ng mga constituents nyo yung pangangailangan nito nung tayo'y nagkaroon ng pandemya. Tama, Cheryl. Meron tayong mga ospital, pero may mga ospital na maayos naman, pero kailangan pang dagdagan ng mga kagamitan at kinakailangan pa ng isang antas na level para tumaas pa na talagang ito yung kailangan na natin na sa ngayon. Makikita mo talaga pag nagtanong ka, ospital, kompletong gamot. At natuwa ako dahil ito yung sinasabi nila sa akin. Dahil sa awa ng Diyos, Jay, Cheryl, ang pinangako ko dun sa mga kababayan ko, hindi ako gagraduate nang hindi ako makakapagpatayo ng isang dialysis center na pampubliko
So ang ginawa ko talaga, nagsipag ako dyan, talagang minayat-maya ako ang DOH, humingi ako ng pondo hanggang maipatayo ang dialysis center na pinapakinabangan na ngayon ng mga kababayan natin. Maganda rin yung kwento nitong dialysis center ni ito, Jay at Cheryl, kasi talagang hindi ko naihiwala yung pagiging reporter dito sa mundong pinasok ko. May isang bata na humingi sa akin ng pangalan niya si Romel ng tulong para mapadialysis. At tinulungan namin yung bata, hinanapan namin kung saan siya pwede magpa-dialysis at marami pang iba. Tapos sabi ko, bakit kaya pinakilala sa akin ng Panginoon itong batang ito? At talagang yung puso ko ay gusto kong tulungan yung bata para madugtungan yung buhay. And then nag-research ako. Parang, Jay, parang case study, di ba? Parang nag-research ako, bakit kaya? So nalaman ko na ang pangunahing pangangailangan pala ng distrito namin, ang daming kailangan magpa-dialysis. Sabi ko, eto na yon. Eto pala yung kwentong yun. At hindi mura yan, Kong, ano? Hindi mura. Maraming namamatay na hindi nakatikim na makapagpa-dialysis. Sa awa ng Diyos, tinaga ko yon bago ako graduate. Nakatayo na ngayon ang kauna-unahang dialysis center sa buong Calabarzon na niraran ng government. At nagpapasalamat siyempre ako sa LGU ng San Pablo na katuwang ko na nagpapatupad nito. No? So ang tingin ko, kailangan lang talagang pagsikapan, kailangan gawin. Kailangan pakinggan yung tao, kailangan damahin mo sila kung anong kailangan para akma din sa pangangailangan nila ang programang gagawin mo. Napakahalaga sa isang leader yung nakikinig talaga, partner Cheryl. Eh, no? Alam mo, teka muna, magbe-break muna tayo. Pero ang pakiramdam ko talaga, tatlong host nitong show na ito ngayon. Para tayong tatlong host, no? Well, hanging question muna, Consol, no? Intrigahin ka na namin siguro kahit papaano. Total, sanay ka naman dyan, eh. Sino ba malakas na presidential candidate dyan sa Laguna base sa iyong pakikipag-usap sa constituents at sa iyong pakikiramdam, no? Bago mo sagutin yan, we'll just pause for a short break. You're still watching All Politics is Local. We'll be right back. Safe and load at your convenience. You can load through online remittance and bills payment centers, load and bills payment counters, and through our load retailers. If you have a Smart or TNT SIM, you can also pass a load to your Cignal prepaid account. Load now. Sana hindi na ako gutom para makapag-isip ako ng maayos. Sana mas protektado ako para makabalik sa school. Sana mas suportado ang pangangailangan namin. Sana mas may budget sa edukasyon para magka-tablet at internet ang anak ko. Sana ay mas marami pang mga bata ang makabalik at maka-enroll sa susunod na taon. Sana mas may oportunidad na makabalik o makatapos ng pag-aaral o training. Sana lalo tayong magkaisa at pagtulong-tulungan na natin ito sa mga eskwelahan, ro, at ang buong bayan. Kayang-kaya na pagsama-sama.
all Boholanos, welcome to our newly opened Cignal store. We are located at JLU Block, Raha Sikatuna Street, Dao District, Tagbilaran City, Bohol. We are open from 7 a.m. to 6 p.m., Mondays to Sundays. We offer prepaid, satellite, postpaid subscriptions, bills payment, loading, and technical support. Visit our new Cignal store to avail of exciting promos. Congratulations to our business partners, Ma'am Janet and Sir Raymond Roldan of 7Earn, for the opening of their JLU 7Earn Cignal Hub. We wish you more years of success and more Cignal stores to open. Looking forward for more awesome years as we continue to provide TV entertainment and content to all families and homes in the province of Bohol. I'm inviting everyone to become a dealer, agent installer, and community seller. What are you waiting for? Come and join and be part of the Cignal family. Awesome! Visit our newly opened Cignal store. Awesome! Only Belo touches our skins, but who touches their hearts? Ang household name ng mga celebrity pagdating sa pagpapaganda. Maraming isha-share sa atin. Mga kwento ng kanilang buhay sa loob ng kanilang bahay. Samahan niyo kaming bisitahin sina Drs. Hayden Ko and Vicky Belo Ko. Dito lang yan sa At Your Home with Mr. Anthony and Mrs. Marcel. At Your Home, mapapanood tuwing Sabado alas 7 ng gabi dito sa 1PH. I graduated from Ateneo in 2014 and I was courtside reporter for the National University Bulldogs in season 76 and 77. I've always been a fan of the UAAP, but I never thought of auditioning for courtside because I'm a health sciences major. But one day I decided to give it a go and it turned out to be one of the most rewarding experiences of my college life. So if you are 18 to 22 years old and you're a member of any UAAP school, submit your CV and a 90-second video saying why you should be a courtside reporter for the next season to uaap@signaltv.com.ph. Make sure to send in your entries or your audition videos by February 6, 2022. Good luck! Welcome back. You're still watching All Politics is Local. With us, Laguna 3rd District Representative and Gubernatorial Aspirant Sol Aragones. Kong Sol, yung kaninang hanging question ng aking partner na si Jay, eh, mahalaga kasi rin, ano? Napapag-usapan yan sa pag-iikot mo, lalo na ngayon, buong Laguna na ang iniikot mo at hindi na lamang ang iyong distrito. Sino nga ba ang napupusuan? Sino nga ba ang popular on the ground pagdating sa presidential candidate? Alam mo, Cheryl, sa pag-ikot ko sa apat na distrito ng Laguna, iba-iba yung pulso eh. Iba-iba yung nakikinig ko na gusto nilang maging pangulo. Depende sa distrito, depende sa bayan. May kanya-kanya silang sinasabi kung sino ang gusto nilang maging pangulo. Pero ang maganda lang nakita ko dito, very active yung mga tao, ha. Talagang pinag-uusapan, nanonood ng iba't ibang shows, interviews, talagang nakatutok sa social media. In short, kinikilala nilang mabuti ang gusto nilang ibotong maging pangulo. So, yun ang magandang nakikita ko. O siguro yung mga qualities na lang na naririnig mo, Kong Sol, no? Ano ba yung mga qualities ng susunod na pangulo ang gusto nilang makita o napupusuan nila na ihalal ngayong 2022 elections? Siguro kung isa-summarize ko, yung sinasabi ng tao ang gusto nila unang-una, matapang pero may puso. Okay. Kasi hindi natin maialis yan, Partner Jay. Boot rich ang Laguna. Mm-hmm. So isa yan sa talagang babalik-balikan or liligawan ng mga presidential aspirants dahil yes, malaking boto ang makukuha nila dyan. So sa ngayon pala, hati, ano? Kung yung nakalipas na ano, pagbasihan nga natin, Kong Sol, yung nakalipas na halala na presidential. Kasi ngayon makikita natin ang naglalaban din si Vice President Lenny Robredo at si BBM. Ibang posisyon na lang.
Pero naglaban na sila diyan sa Laguna, di ba? Sino ba ang nanalo diyan sa lugar na 'yan? Hindi ko ma-recall kung sino sa kanila ang pinakananalo sa Laguna that time, Cheryl. Oo, medyo magiging mainit ngayon. Pero okay, puntahan ko itong sinasabi na, okay, iba ang mundo ng pagiging isang kongresista, paggawa ng mga batas, ano? Pero iba rin pag pumasok ka na bilang gobernador kung ikaw ay papalarin dahil ito ay executive. So paano mo ito pinaghahandaan ngayon? Actually kasi 'di ba ang tingin natin dati ano, pag kongresista ka, which is yun naman talaga yung definition noon, ay gagawa ka ng mga panukalang batas. Pero nag-evolve na rin siya sa pagdaan ng panahon. Ang trabaho ng isang kongresista ngayon, karamihan o halos lahat ay parang executive na din. May opisina ako sa aming distrito, pag walang session sa kongreso, umiikot ako, pumupunta sa barangay, nagdadala ng wheelchair, nebulizer, lahat ng kailangan, may anti-pneumonia vaccine, may anti-flu vaccine. In short, wala halos pinagkaiba. Pero ang maganda lang dito, dapat pareho mong nakita itong mundong ito at pareho mong ginawa, na ginawa naman natin bilang isang kongresista, gumawa ng panukalang batas. Pero ano ba ang batayan ng paggawa mo ng panukalang batas? Yung naramdaman, nakita at narinig mo sa ground. Halimbawa, ang gumawa ako ng panukalang batas tungkol sa solo parents. Ang sabi ko doon sa panukalang batas ng solo parents, dapat kapag solo parent ka, automatic na merong isa sa iyong anak ay scholar. Pero bakit ko nasulat yon? Eh dahil nung bumababa ako sa solo parents, nakita ko yung hirap na pinagdadaanan ng isang solo parent. At ang isa sa magtatawid sa hirap sa kanila ay magkaroon ng isang anak na makakagraduate na tutulong sa ina o sa ama na solo parent para maiangat ang kanilang buhay. So, importanteng parehong mundo, nakita mo dahil ang paggawa mo ng mga programa at ng panukalang batas ay nakabatay sa kung anong naramdaman, nakita mo at programa doon sa ibaba. Halimbawa ngayong may pandemya tayo, Consol, no? Paano natin tutugunan, for example, sa ground, itong pag-manage sa pandemya, no? Lalong-lalo na, lumuluwag na. Itong NCR nga, alert level 2 na. Etong yung Laguna ba alert level 3 pa ang status magpahanggang ngayon. Pero for example, ikaw ang manalo. Ano ba, paano mo i-manage itong pandemya at paano tayo, kasi trabaho ang hinahanap ngayon eh. Paano tayo mag-generate halimbawa ng mga job opportunities kung ikaw ang palarin halimbawa? Sakaling ako yung manalo, Jay, ang tingin ko kailangan sa anumang desisyon, kailangan hanapin mo yung balance, di ba? Halimbawa, ang Laguna ay mayaman ang industriya pagdating sa 1st District. Pagdating sa 2nd District, Los Baños, andyan ang mga pool, di ba? Ang mga resort. So dumadaing yung mga yan eh. Dumadaing yan kapag mahigpit ang ipinatupad na alert level or safety protocols, hindi ba? Pero paano mo mababalansihin yung kaligtasan ng mga tao at ang ekonomiya ng Laguna? So ako, ang tingin ko, ang basic example ko lang palagi ganito. Halimbawa, yung mga restaurant, pwede nyo namang buksan. Hindi ko ipagbabawal buksan, yan, kahit ang mga resort. Pero ang usapan natin, susundin nyo talaga yung health and safety protocols. Mm-hmm. Pag hindi nyo sinunod yan, ay kailangan nyo managot. Kailangan matindi yung parusang gagawin sa inyo. So nagkaintindihan tayo na ang negosyo nyo, hindi ko papakialaman, hindi ko pagbabawalan, na batay pa rin, alunsunod pa rin sa batas, pero kailangan nyo rin sumunod dun sa pinapatupad natin pagdating sa kalusugan. So, ang hirap kasi, ang hirap balansihin, pero susubukan nating balansihin 'yan para kumbaga lahat ay magiging okay yung sitwasyon. Kamusta? Kamusta ang COVID response sa inyong lugar? Ano yung frustrations na sana ay nagawa or gusto mo sanang gawin, or ano yung plano mo kung sakaling ikaw ay palarin bilang governor dito, dahil hindi natatapos ang ating problema sa pandemya. Kailangan yung recovery ay matutukan lalo. Maliban dun sa mga nabanggit mo, paano natin matututukan yung healthcare, the tourism, and then the agriculture.
Unang-una, Cheryl, importante dahil ang daming negosyo sa Laguna at nakabatay ang buhay, kinabuhayan ng mga tao dito sa mga negosyong yan. Ang tingin ko, kinakailangan magkaroon ng stimulus package para sa mga ano, para sa mga industriya at mga negosyo dito para tulungan natin silang makabangon. Halimbawa, magkaroon ng tax holiday o kaya naman magkaroon sa kanila ng loan na zero interest na pagtutulung-tulungan natin. Pagdating sa, wag naman sana dumating ulit ang matinding pandemya, ang tingin ko mahalaga na ang pagbibigay ng ayuda ay hindi lamang sa mga mahihirap. Dapat kung malaki naman ang pondo ng lalawigan ng Laguna ay mahigit 4 na bilyon. Importante, mahirap ka man o mayaman, lahat kayo bibigyan ng ayuda dahil pare-pareho naman tayong nahihirapan sa panahong ito ng pandemya. Ayun. Partner Cheryl, Consol, magbe-break muna tayo. We'll just pause for a short break. When we return, we find out where a candidate stand on certain issues. You're still watching All Politics is Local. We'll be right back. Simulan na ang ultimate binge watch ng taon dahil ang Cignal Entertainment Series mapapanood sa Cignal Play. High quality, original shows and content na siguradong perfect sa stay-at-home marathon mo. Ano mo ikaw? Huwag kang engon. Niloko ka lang, binigyan mo naman ng pera. Tumutulong lang naman ako. Ikaw nang saltag banat. Sorry, but your father didn't make it. Goodbye, Kaloy. Hello, new love. Gusto mo kausap kita ng maayos, ha? Alam mo, manang-mana ka talaga sa nanay. Ang kulit! They are all dispensable. Hindi ako matatahimik. Relax! Tara sa Cignal Play! Kikilatisin ang mga kandidato sa pagkapangulo. Senator Ping Lacson, former Senator Bongbong Marcos, Mayor Isko Moreno, Senator Manny Pacquiao, and Vice President Lenny Robredo, with the multi-awarded broadcast journalist Corina Sanchez Rojas. Handa na ba sila? Upuan ng Katotohanan, the 2022 Presidential Special. Abangan sa Rated Corina. Linggo, alas 7 ng gabi, dito sa 1PH. My name is Ricky Flo and I used to report for the University of the Philippines. And it's that time of the year again where they're calling out for new UAAP courtside reporters. And let me just say, if there's anything we all learned from the past 2.5 years, it's that it's never too early to chase your dreams. So, if this happens to be one of your dreams and you happen to be 18 to 24 years old, currently enrolled in a UAAP school, then go on ahead and send that CV and a 90-second reel of yourself explaining who you are and why you want to be the next UAAP courtside reporter. Send that to uaap@signaltv.com.ph and who knows, we might just see you on the sidelines. Good luck! The game never sleeps. All day with the Rim Rockers. Shot makers and dime droppers. Never miss out on all the NBA action. 24 hours a day, 7 days a week, all in high definition. It's the best NBA viewing experience on TV. We're always on. Subscribe now to NBA TV Philippines. To all Boholanos, welcome to our newly opened Cignal store. We are located at JLU Block, Raha Sikatuna Street, Dao District, Tagbilaran City, Bohol. We are open from 7 a.m. to 6 p.m., Mondays to Sundays. We offer prepaid, satellite,
postpaid subscriptions, bills payment, loading, and technical support, visit our new Cignal store to avail of exciting promos. Congratulations to our business partners, Ma'am Janet and Sir Raymond Roldan of 7Earn, for the opening of their JLU 7Earn Cignal Hub. We wish you more years of success and more Cignal stores to open. Looking forward for more awesome years as we continue to provide TV entertainment and content to all families and homes in the province of Bohol. I'm inviting everyone to become a dealer, agent installer, and community seller. What are you waiting for? Come and join and be part of the Cignal family. Awesome! Visit our newly opened Cignal store. Awesome! Welcome back. You're still watching All Politics is Local. Still with us is Laguna 3rd District Representative and gubernatorial aspirant Sol Aragones. Partner, lightning round na tayo. Simple lamang kong Sol, ha? Kayo ba ay pro or anti? Magsasabi kami ng mga issues and then sasagot po kayo kung kayo ay pabor o hindi pabor, pro or anti. Okay. Mandatory vaccination. Medyo pabor o gitda. Ako kasi hinihikayat ko talaga yung mga kababayan natin na magpabakuna. Sa simpleng paliwanag na kapag nagpabakuna ka, hindi lang sarili mo ang nililigtas mo. Nililigtas mo yung kapitbahay mo, yung pamilya mo, lahat ng taong makakasalamuha mo. Pero nauunawaan ko din na may mga taong may sariling pananaw na kailangan naman nating unawain ang pinanggalingan nila. Pero kinakailangan din at tanggapin nila ang katotohanan na yung restriction sa paggalaw nila dahil wala silang bakuna. Kamustahin ko na rin, Partner Jay, ano, since nasa mandatory vaccination tayo. Kamusta ang vaccine hesitancy sa Laguna? Maliit na porsyento. Ang nakakatuwa, malaking porsyento ng mga kababayan namin sa Laguna ay talagang nagpapabakuna. Kaya malaking bagay yon. Malaking bagay yon sa pag-usad ng issue ng pangkalusugan sa aming lalawigan. Mm-hmm. Next issue, pro or anti, Philippine National Railway's Calamba train line. Cheryl, pabor ako dito dahil unang-una hanap buhay ang dala nito. 10,000 direktang hanap buhay sa pagpapatayo nito ang maitutulong sa Calamba. Ibig sabihin, patuloy ang pagtaas at pag-unlad ng development at ekonomiya ng Calamba. Isang bagay na ikinatutuwa rin to ni Congressman Timmy Chipeco na bukod dun sa pag-angat lalo ng hanap buhay na ekonomiya ng Calamba, syempre, yung mobility, mabilis ang mga mananakay na makakarating sa kanilang paroroonan. At kapag ganito kabilis ang sitwasyon, ibig sabihin, maayos din ang hanap buhay at ekonomiya ng Calamba. Next issue, quarrying operations in Liliu, Laguna. Kayo ba ay pro or anti? Tingin ko kailangang hanapin ang solusyon dito kung saan papakinggan ang magkabilang panig, hahanapin ang gitna ang solusyon kung paano pareho silang hindi madidehado dito at parehong makikinabang. Kasi tinatamaan daw po yung irrigation projects naman, no? Apektado yung mga farmers. Yun, importante, Jay, na mapakinggan ko ang side nung nasa quarry, ang side ng mga tao naman, syempre, nahihirapan dahil sa irrigasyon. At the end of the day, ang tingin ko ang mahalaga dito yung dialogo kung saan sila pwedeng mag-meet sa gitna. Next, pro or anti sa face-to-face classes sa Laguna? Handa na ba? Sa ngayon, punto de vista bilang isang ina, may isa akong anak, 15 years old, gaya ng ibang nanay, ang pangamba ko dito, baka hindi pa. Baka natatakot pa ako dahil ang gusto ko sana kapag talagang sigurado na marami na halos lahat ay nabakunahan na. Pero nakikita ko naman ang punto dito ng DepEd na kailangan na rin natong itong simulan dahil may kinalaman ito sa mental health. Kung talagang kailangang simulan, wala naman tayong pagtutol dito, pero maganda rin na tiyakin natin na infrastruktura ay handa, ang health and safety protocols ipatutupad dito, lahat ng personnel ay kahit papaano ay talagang nagpabakuna na. Para sa mga tulad naming ina ay wala na masyadong pangamba. Next issue, partner. Ako na. Okay. Political candidates not attending debates. Are you pro or anti?
Ang tingin ko kasi, ang bawat tao may sariling choice. At sa bawat choice na pipiliin niya, may dahilan siya. So kinakailangan itong irespeto at igalang na lang. But if you're running for a national position, gaya ng gusto mo maging pangulo, yun ba ay nakasalalay sa choice mo? O parang responsibilidad mo na matanong at maipaliwanag yung iyong sarili sa mas nakararaming Pilipino? Tingin ko, Jay, depende sa tao ito at depende kung saan siya pumuposisyon. Pero kung ang tingin niya ay hindi kailangan, choice niya yun. Pero kung ako, ako kasi ang tingin ko malaking bagay o platform ang debate para higit mong maipakita ang iyong plataforma at makipakilala ang iyong sarili. Ginawa ko to ng 2013 at nakatulong ito kung saan nagkaroon ng debate ng Bagito versus veterano. At kahit pa paano, sabi ng mga kababayan ko sa 3rd District, malaking bagay daw na yung mga taong hindi nakakilala sa akin at hindi alam kung anong gusto kong gawin sa 3rd District ay narinig nila sa debating yun. Alam mo, partner, mahalaga yan eh, no? Yung mga forum na ganyan, di ba? Kinakailangan kasi makita nila kung paano ko mag-isip at kung paano mo sila ililid, no? Pangungunahan sa mga iba't ibang proyekto at paano sila makakatulong talaga sa kanilang mga nasasakupan. So itong, I think, naiintindihan naman ni Sol ang kahalagahan nito. Di ba? Bilang isang mamamahayag. Di ba? Since nandito na tayo sa topic na yun, ano, na ito isang venue para mailahad mo ng maayos, klaro, yung iyong plataforma, babalikan ko lang ulit yung mga nauna natin na pag-usapan para mas mahimay natin, Congressman Sol, ano. Nandoon, hindi maliit na probinsya ang Laguna, napakalaki, napakalawak. At sabi, yung distrito mo ay nabigyan mo or nakapagpagawa kayo ng dialysis center, which is really good. Pero hindi lamang yun ang pangangailangan ng Laguna. Saan mo nakikita dapat mag-concentrate? Saan pa mo pwedeng, ano ang plano? Ano ang klarong plano mo para sa Laguna? Ano ang iyong plataforma? Ang unang gustong gawin natin tulad ng binanggit ko kanina ay magkaroon ng tertiary hospital ang lalawigan ng Laguna na ito yung pangarap ng mga kababayan natin. Isang ospital na kompleto sa kagamitan, may dialysis center, may MRI, may CT scan, marami yung bed capacity para kapag nagka-pandemya uli, handa ang ospital na yan, kompleto ang gamot at higit sa lahat talagang puno ng pag-aalaga ang mga personnel dito para sa mga taga-Laguna. Pangalawa, napakaraming senior citizens sa Laguna, Cheryl at Jay. At isa ako sa pangunahing may akda ng Universal Social Pension sa Kongreso kung saan nilagay ko doon at tinatanggap kasi ngayon ang mga senior citizen na qualified sa pension sa ilalim ng DSWD ay 500 pesos. E sabi ko, salamat naman, maigi sa wala. Sa salita namin sa Laguna ay maigi na sa wala ay malaking bagay na rin yung 500. Pero ang katotohanan, kulang pa yon sa pambili ng maintenance ng mga senior citizen. Pambili na lang ng losartan, amlodipine, simbastat inila, kulang. Kaya sabi ko doon sa panukalang batas na yon, dapat malang 1,000 ang matanggap. Ganun din ang sabi ng ibang mga kongresistang kasama ko. Pero alam naman natin, Jay, Cheryl, matagal bago maging batas. Mahaba yung proseso. So nung silipin ko yung pondo ng lalawigan ng Laguna, mahigit 4 billion. Sabi ko, kung mahigit 4 billion, kahit hindi ko nahintay maging batas to, ibig sabihin, pwedeng-pwede nang bigyan ang mga senior citizens sa amin ng 1,000 sa halip na 500. Ang pangatlo naman, nais natin na magkaroon ng 4 na distrito kasi sa Laguna, gusto natin magkaroon ng 4 na kapitolyo sa 4 na distrito ng lalawigan ng Laguna. Gaya na sinabi nyo kanina, masyadong malawak. So kinakailangan magkaroon ng governor's office sa bawat distrito, hindi isa o dalawa lang, para mabilis makapunta yung mga tao. Ang layo kasi bago mapuntahan pa. So importante mabilis yung serbisyo doon sa tao. At syempre yung pang-apat, yung sa solo parents, gusto ko ipatupad yun na isa ang scholar sa bawat isang solo parent na nangangailangan ng tulong. At syempre yung turismo, napakayaman ng turismo ng Laguna. Ang 26 na municipalities at 6
six cities ng Laguna, punong-puno ng kwento ng turismo ang bawat bayan niyan. So importante na makagawa ng mga programa na magpapakita kung gaano kaganda ang turismo sa amin. Ang dream ko ay maging tourism capital of the Philippines. Yun. Ang Laguna, dahil kapag nangyari yan, hanap buhay ang katumbas ng salitang turismo. Yes, domestic tourism is very important. Ano? Ang sinasabi nga ng DOT, Department of Tourism, naku, sana makabawi, makabangon tayo agad dahil napakalaking revenues yung nawala during the pandemic dahil hindi makapasyal. Kaming mga nagmumotor, hindi kami makapasyal ng Laguna, hindi kami makakain, hindi kami makaspend, no? Hindi kami makapag-overnight or whatever, no? Ayun, sana makabangon tayo dyan. Oh. At partner, dun sa sinabi mo, nabanggit mo, Kong, na 4 billion. 4 billion pala ang revenue ng Laguna. Saan mo siya, saan ka magkoconcentrate para maramdaman? Kamusta ba ang poverty level ng Laguna? Unang-una, Cheryl, kailangan mo siyang hati-hatiin, pero ang malaking bulk niyan dapat sa health talaga. Ang daming mahirap, ang daming nangangailangan. Doon na lang salbo sa distrito namin, talagang everyday, ang daming nakapila para sa social services. So nakikita mo, ganito katindi yung pangangailangan. Kasama na rin siyempre yung PWDs, no? So importante yung health. Importante, malaking bahagi ng pondo mapunta sa health, pangalawa sa edukasyon, pangatlo sa hanap buhay, pang-apat sa turismo at sa iba't iba pang sektor. Nako, bago tayo mag-break nga, ito ang isang hanging question ko para kay Kong Sol. Pinag-uusapan ngayon, no, yung mga talpakan na yan, mga online sabong na yan. Ikaw ba, pro or anti? May pahabol ka talaga. All right. We'll just pause for a short break. Stay tuned for our challenge. You're still watching All Politics is Local. Mga satellite, mahigit 3 months na ba kayong hindi nakapag-load? Oras na para ibalik ang saya sa Satellite TV. Mag-load lang ng kahit anong amount hanggang March 31, 2022. And get your next load for free! Sulit ang pagbabalik ng masayang pananood sa dami ng channels na pwedeng sumaybayan. Kaya ano pang hinihintay mo? Punta na sa suking retailer at magpa-load na! Watch fresh episodes of Step Up Season on the UAP Varsity Channel. Available on Cignal Channel 263 HD and on Cignal Play. Life is full of colors. Nakauwi ka na pala. Hindi ba uusapan mag-aarap ka ng trabaho sa Hong Kong? Wala po akong nakuha eh. Saka hindi ko rin naman kaya iwan kong Papa Brett. But sometimes... yung ino. Magparamdam ba? Colors fade unexpectedly. Hindi na ako marunong magpinta. Didiktahan kita! Didiktahan tayo, diba? It's not just about the colors, Kara. Paano ako magpipinta kung ayaw na nito? Welcome back to year 2013! Kaya pala mo yung cabinet ka? Hindi ah, kahit amuin mo pa ako. Kara, kadiri! May laway! Amuin, amuin na kita ha! Love is colorblind. Now streaming. Hi, I'm Jerome Lastimosa. Hi, I'm LJ Gonzalez. Panoorin nyo ang episode namin sa Step Up Season. Sa UAP Varsity Channel. Available on Cignal Channel 263 HD and on Cignal Play. In our country, basketball is in our veins. We are always a fan of big moments. Defensive plays. Dunks. Game winners. We are always a fan of superstars. Soon to be stars. And most especially, our own.
For the game we've always loved, we're always a fan. Watch the NBA 75th anniversary season on NBA TV Philippines, TV5, and One Sports. Welcome back. You're still watching All Politics is Local with us, Laguna 3rd District Representative and Gubernatorial Aspirant Sol Aragones. Partner, bago ako pumunta doon sa ating ultimate challenge, eh, pasagot muna natin yung pahabol sa lightning round kung pro or anti si Congresswoman Sol sa mga talpakan or online sabong. Alam mo, Cheryl, I have to be honest, medyo bago sa akin yung mga talpakan, no? Yung mga online sabong. Isang bagay na medyo kailangan ko pang aralin din talaga, yung pros and cons nito, ano ba talaga ang dapat para dito. So for the meantime, dun lang muna ako, kailangan ko pa siyang aralin talagang mabuti. Pero sikap pa, babalitaan mo ba na kung may mga nalululong na dyan sa Laguna? May nawawala, partner, di ba? Oo, kasi sa Bulacan may nawawala na. Sa Baba, Rizal, Antipolo, I think may mga nawawala ng mga sabongero. So talagang nagiging mainit. Yun, naririnig din natin yan. Tapos napanood ko nga sa TV din yung mga nawawala. So, lalo rin ako nagkaroon ng interest na lalong pag-aralan to. Kasi merong may traditional na sabong, di ba? Traditional, may online sabong. So, pa yun. Pareho yan. Oo, di ba? So, ito yung mga iba't ibang issues na talagang sinabi ko rin sa sarili ko, kailangan kong araling mabuti. Paano ba ito makakatulong? Ano bang pros and cons nito sakaling maging governor ako. So, nandun pa ako sa proseso na inaaral ko pa rin lahat-lahat ng to. Mm-hmm. Naging concern kasi yan ng ating mga kababayan dahil, yun nga, isa-isa nang nawawala yung mga tao. And na-addict. Na-addict sa... Napakabilis kasi sa mga app eh. Kung tumataya ka dyan sa online sabog na yan, instant, no? Kung mabilis mawala ang pera mo sa sugal, ito online sugal, eh, napakabilis. Pero anyway, siguro pagka may sagot na si Consol, eh, madidinig na natin ang kanyang panig. Pero partner, eto na. Dito, tingnan natin. Masusubok na natin si Consol sa kanyang ano. Okay. Sa kanyang kakayahan sumagot. Okay. Doon kasi, ayan, na-warm up na natin siya. So dito na tayo sa ultimate challenge. No, Partner Jay? Mm. At ang tawag natin dyan ay Sol Alaones. Ayan. Hindi sa kaalaman ng marami ay isang magaling na poet ang ating panauhin ngayon. Kaya naman para sa ating ultimate challenge ay hahamunin natin siya na anong tula ang gagawin niya kahit napaka-iksi lang. Ano? Para sa mga sumusunod na personalidad. Mm-hmm. Hi, okay. Makata itong bisita natin. Sige. Oo. Ngayon ko lang na-discover na ikaw ay isang makata pala. Ganyan talaga ang mga taga-Laguna. Oo, ano kami, mahusay kami mag-Tagalog. Parang salita, parang sa pagkain malutong, parang ganoon. So, mahilig talaga. Siguro kasi nga writer din tayo, so yung expression ng damdamin ko, sinusulat ko palagi. Parang ganoon. Una nating personalidad, President Rodrigo Duterte. President Rodrigo Duterte, matapang na nilabanan ang droga para maraming buhay ang maisalba. Wow, galing, ha? Okay. Ito, si VP Lenny Robredo. Okay. VP Lenny Robredo, sinikap niyang abutin ang laylayan sa kanyang sariling pamamaraan, kaya naman minahal siya ng taong bayan. Partner, doon pa lang sa pananalita ni Sol, alam mo na kung ano yung ano yung ihip ng hangin, di ba? Sige. Mm. Ito, tumawag ito sa iyo eh. Tumawag sa iyo tong hipokrite. Dahil doon sa ABS-CBN franchise issue,
former ABS-CBN broadcaster Jay Sonza. Mr. Jay Sonza, hindi po ako hipokrita. Minahal po ako ng ABS-CBN, kaya ibinalik ko po ito sa kanila. Yun eh. Kupayo. Governor Ramil Hernandez, incumbent at makakalaban mo. Pareho tayong may pangarap sa lalawigan ng Laguna. Pareho din nating nais manalo bilang gobernador. Ano man ang kahantungan ng ating laban at ng kwento ng ating paglalaban, ikaw man at ako ang manalo sa labang ito, iisa lang ang panalangin ko. Kung ako o ikaw ang manalo, sana prioridad natin ang pag-aalaga sa mga tao. Nice. Ito. Former Laguna Governor E.R. Ejercito. Okay. Nag-isip ako. Okay. Turismo ay yumabong sa panahon mo. Sakaling ako ay maging gobernador, itutuloy ko ito. Mm-hmm. Para sa lahat ng Lagunenses, ano ang iyong iaalay na tula? Okay. Sa lahat ng mga taga Laguna o mga kapwa ko, Lagunense, Bekenemen. Gusto nyong Bekenemen? Gusto nyong subukan ang isang ina para sa isang bagong Laguna at isang alaga ng ina na tatawagin nating Alagang Sol. Iyon, no? Mahusay pala to sa talastasan, partner. Hindi ko alam, ha? Mas mahusay ka, Jay. Ang galing mong gumawa ng doping mo. Ay, nako. Okay, maraming salamat. Thank you for joining us in this episode, Laguna 3rd District Representative and now gubernatorial aspirant, Ms. Sol Aragones. Thank you so much. Maraming salamat din, Jay. Maraming salamat, Cheryl, sa pagkakataong ito na ipakilala ko ang aking sarili at masaya akong makita ulit kayong dalawa. Maraming salamat. Ayan. We've asked the questions and gotten to know your candidates a little bit better. Laguna, you decide. I'm Jay Taruc. And I'm Cheryl Cosim. Join us tomorrow for another episode of All Politics is Local. When a virus enters the body fights back. Common symptoms, like a fever or chills, are the result of our immune system attacking the virus by increasing blood flow and raising our temperature. Vaccines are designed to activate the immune system in the same way, but without making us sick. While it's normal to build immunity without side effects, it's also normal for some people to experience mild to moderate symptoms after being vaccinated, like pain at the injection site, fever, and chills. These side effects usually last a few days and go away on their own. Vaccines help protect us against disease, and feeling mild or moderate side effects after receiving one is a sign that the vaccine and our immune system is working. Digital TV Box users, time to risk on. Huwag palampasin ang mga programa ng 1PH. Pindutin ang menu sa inyong remote. Pumunta sa settings, tapos sa installation. Piliin ang factory default at pindutin ang OK. Pindutin ang password na 0000. Piliin ang yes, sabay pindot ng OK. Piliin ang autoscan/autosearch at saka pindutin ang OK. Paglitaw ng search completed, pindutin ang OK. Tutok lang sa 1PH. The Dean Mel Show, Linggo, alas 8 ng gabi.
Simulan na ang ultimate binge watch ng taon dahil ang Cignal Entertainment Series mapapanood sa Cignal Play. High quality, original shows and content na siguradong perfect sa stay-at-home marathon mo. Alam mo ikaw, huwag kang engon. Niloko ka lang, binigyan mo naman ng pera. Tumutulong lang naman ako. Ikaw lang sa pagbanat.